So 3 meters yung ating ginawang parilya. So yun nga mga tol, naitindig na yung dalawang poste para sa tatlong combined puting natin. So dito tayo ngayon sa project site at kukwento lang namin sa inyo na gumamit tayo dito ng combined puting. So ano nga ba yung combined puting? Saan ba ito ginagamit? Ang combined puting ay ginagamit kapag sobrang dikit na or sobrang close na yung dalawang vertical reinforcement natin. Pangalawa, ginagamit ang combined puting kapag bababa ang bearing capacity ng soil. At pangatlong dahilan kung bakit tayo gumagamit ng combined puting, kapag nasa boundary na, katulad dito, makikita nyo. So meron tayong 4 types of combined puting. Katulad dito sa project site natin ito, ang ginamit natin dito ay rectangular combined puting. So we have 4 types, the rectangular combined puting, meron din tayong tinatawag na trapezoidal combined puting, meron din tayong rough combined puting, at strap combined puting. One of the advantage of using combined puting, it will give you uniform distributed load. At hindi lang yun ha, mas matibay ito kaysa sa mga isolated puting. Subali dito ay tinatalian ng mabuti yung mga vertical reinforcement natin sa combined putings. At dito ginagawa nila yung column na dadagdagan pa ng mga vertical reinforcement bago ilagay sa atin dito sa putings. Gumagamit din tayo ng water pump dito para masipsip yung kumakatas na tubig sa hukay ng pundasyon. So tinutuyo natin ito bago ito buhusan. Bali doon naman sa kabilang side ng lote, nilagyan na rin natin ng isolated putings at vertical reinforcement. Ito yung poste natin. And then bago kami naglagay ng mga putings ay naglagay muna kami ng mga tansi para eskwalado at diretso ang paglalagay natin ng mga poste at columns. So yun nga, naglalagay si na ma'am ng mga coins, katas ng grape sa mga pundasyon bago ito buhusan ng halo ng semento. Pampaswerte daw at prosperity. So ayun na, dumating na yung transit mixer natin. Mag-uumpisa na tayo ng pagbubuhos. So yun nga mga tol, cylinder test natin para matest ang PSI ng cement mix ng bawat transit mixer na darating.
naman. Uy, break time muna tayo mga tol. Good afternoon mga tol. Andito tayo ngayon sa project site. At ngayong araw na to ay day 8 na. Kasama yung mga excavation. Kahapon naka kami 11 na poste. 11 poste na yung na-erect namin, and most probably pagdating na Saturday mga 15 poste kami. We have 21 poste dito, and then kahapon nga nakapag-buhos kami nung ika-11 na poste. But ngayon baka hindi kami makabuhos kasi wala kami masyadong space. At nahihirapan yung bako natin dito kasi yung ibang portion ay napakatigas. So makikita nyo ngayon, meron lang tayong maliliit na poste, ano? After the putting, we have a small poste, ano? And then, kinakasan na natin dito yung tie beam. So yun, nagubus tayo ng poste, and then kakasan na natin yung mga tie beam. And then, after the poste, maalis yung mga forma. Ang isusunod naman natin dito yung tie beam. So makikita nyo, yan. Yung portion na yun, meron na tayong poste. So bubuhusan natin yung tatlo today, and then tomorrow pwede na tayong mag forma ng mga tie beam. Yeah. Uwi ka na? Okay. Kasama ka sa vlog. Uwi na daw siya. Nagtampo, hindi nakabali. Joke lang. So bali dito, medyo nahirapan kami kasi wala kaming available na space. So kung makikita nyo yung right side, so inuna namin yung portion na to, and then yung mga gilid doon. Kasi iiwan na natin yung bandang gitna para may makapag-mobilize pa tayo yung hauling natin, yung mga ready mix concrete natin pag nagdi-deliver. Eh may mga space pa kasi dito, end to end of the property, eh kinuha na natin. Kumbaga this is a 22 linear meter na structure. Kumbaga inukupahan na natin yung buong frontage. Malalim yung foundation natin, ito makikita nyo. Yan. This is almost 2 meters, ano? And then yung kapal ng ating foundation dito nasa 47 cm to 50 cm. Ganun kakakapal ng foundation natin, and then malapa din. Mga 1.7 to 1.8. Dito sa combined putting, umabot ng 3 meters yung ginamit natin dito. So, 3 metro. Hindi na makita ngayon kasi may takip na. Yung pagitan nito, nasa 250, pero yung buhos natin nasa 3 metro. So bali araw-araw andito tayo para masiguro natin na nasa tama yung ginagawa ng mga worker. Although meron naman tayong foreman dito na nag-aasikaso, but I want to make it sure na nasa ayos lahat yung trabaho. So nasusunod yung concrete cover, nasusunod yung mga maliliit na detalye na akala mo lang maliit pero malaking epekto sa istruktura. At yun ang hindi pwedeng makaligtaan, makalimutan, or masabing hindi pwedeng pwede na. Kasi pag minsan yung iba nating worker, sasabihin pwede na yan. Pero syempre, kapag in-inspect natin, ay hindi pala papasa. So, critical ang pundasyon, kaya ito ang isa sa mga binabantayan during construction. So, ayun ang tip ko sa inyo. So, update ko ulit kayo next day kung ano na ba ang mga sitwasyon dito sa ating project sa Quezon City. Maraming salamat nga po pala sa panonood, at maraming salamat sa oras. At yung hindi pa po nagsusubscribe, eh magsubscribe na kayo. At baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin na. Ingat! Magaling ka na!